the fullness of the womb cleanseth away even, so do scribes the inward parts of the belly. This is great. Panginoon, maraming salamat sa masang salita, Panginoon. Napatuloy kaming inaaral namin ito, Lord. Natututo kami. Nagagabayan kami, Panginoon. We pray na kayo po'y laging nagagabay din sa amin. Magsipag kami, Lord, aralin yung salita, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hindi ko na matay. Mga pala, no? Hindi na. Dinota na eh. Nagalayon na. Parang na. Alam, minute ba? Matay. Ako lang nainita, no? Sige. So, man's goings are the Lord, or of the Lord, how can a man then understand His way? So, ito yung mga, ano yung sabihin ng man's going, yung pinupuntahan niya, okay? Or of the Lord, ibig sabihin, lahat siya may kinalaman ng Diyos. Mare, ako talaga, yumaman ako kasi magaling ako eh. Yung hindi mo alam, nilagay ka sa Diyos, ng Diyos sa isang kalagayan, pamilya, sa bansa, kung saan ikaw ay, kung ano yung plano niya sa'yo, pwedeng matupad. Okay? So, kaya sabi dito, how can a man understand his own way? So, ibig sabihin nito, ang Diyos nga naglagay sa'yo dyan, hindi pwedeng ikaw yung magdi-determine sa'yo sa kung ano yung gagawin mo ng sa'yo lang. Okay? Obviously, yung ibang bagay, ma-determine mo pa sa sarili mo. Pero hindi lahat, at so hindi nga marami kung hindi mo ay kilala ng Diyos, di ba? Kaya pinapakilala natin ang Panginoon sa mga unbeliever na to. Pag napansin mo kahit gaano katalino yan, may nalalaman sila, pero yung mga importanteng bagay doon sila, ba't di nila alam? At yung mga importanteng tanong, natatanong man nila, ba't di nasasagot? Okay, napansin nyo ba yun? Ganyan, mga soul winner ang lamang dyan pag dami nakausap ako ng kabataan ko, hindi ako masyadong outgoing eh. So, pero observant naman ako. So, may mga nalalaman din ako. Pero especially pag soul winner ka, tinatanong mo, may pagtalastasan ka, may kamaitindihan. Okay? At especially pag inaral mo na itong salita ng Diyos, doon pala tayo nang galing. Therefore, doon tayo matungo. Ito pala ang tama at mali. Ito pa ibig sabihin yan. Okay? So, hindi mo madi-determine yung sarili mo lang. Kaya dapat, makilala mo muna yung Panginoon na siya naglagay sa'yo dyan. Okay, yun lang sinasabi dito. Kaya kahit yun, mga young people, huwag niyong i-assume na nag-church na ako for 2 years, alam ko na lahat siyang pag-uusapan nyo. Minsan, nagkakaroon din akong ganung idea dati. Kasi pag tinatamad ka ang pumunta ng church, kailangan ba talaga pumunta? Ilang taong ko ba gagawin to? Ina-evaluate ko lang. Pero inamin ko sarili ko, dahil talaga namang totoo, hindi ko alam eh. Tapos habang dumadalo ko, ang dami ko parang natututunan. Okay? Hindi ko naman alam lahat ng alam ng pastor, kahit hindi niya rin, kahit malaman ko pa lahat ng alam ng pastor, hindi niya pa rin alam lahat ng kailangan niya malaman. So dalo ka lang, aral, patuloy. Yung iba, hindi mo matutunan nga rin sa pulpit. Diyan, sa mga pagkikipag-fellowship, diyan mo matutunan yung ibang bagay. Okay? So tinatanya, sabi lang dito sa atin na sa Diyos yan, huwag kang ano, hindi mo maintindihan yan ng sarili mo lang. Ako, ano ba yun? Isa ba yung parang magandang illustration siguro ganito? Pinagkata ito, yung mga kayo, mga estudyante kayo, di ba? So, nakikita mo pag yung mga textbook nyo, kahit sa homeschool, may nakalatag na dyan eh, na curriculum, may sagot. Hindi mo alam exactly lahat, bakit pinag-aaralan natin itong history ng ano, Asia, kunwari. Itong history ng Pilipinas, eh, tagal lang patay ito si Bonifacio ah. So ikaw, estudyante ka, tinatamad ka lang. Kino-question mo ngayon, basang bato lahat, di ba? Pero hindi mo alam, marami na nagplano dyan, napatunayan na yung mga hindi mo kailangan, inalis, dinagdagan ng mga kailangan mo. Pagtanda mo ngayon, saka mo lang maintindihan yan, kaya pala inaaral natin, pati yung mga world war na yan. Kasi parang hindi na maulit, di ba? Para alam mo ngayon, as a person, ang dami na matay dyan, wala, may na-accomplish ba sila pare-pare? Wala. Yung nanalo lang, medyo. Pero still, di ba? Ang daming namatay na hindi naman kailangan. Okay? So, ngayon, alam mo na, ang gera ay walang patutunguhang mabuti. Again, sa mga talo.
Pero kahit yung panalo, dami nilang ano, di ba? Daming damage sa kanila. Eh kung pare-pareho lang tayo, nag-trade na lang tayo. Ngayon, yun ang alam nila ngayon. So, kaya bihira na talagang malaki ang gera ngayon. But anyway. Okay. Pero saan ko pwedeng apply yan? Si nanay, bakit kaya strict na strict sa akin? Ayaw ko nung pagsuotin ng ano, ng suot ng mga classmate ko. Eh sila naman. Pwede, ba't ako hindi? Diba? O bakit kaya ano? Ang baba? At babaho, bakit ano? Ano ba? Ano nga sa babaho? Nga hindi maintindihan ba? Mga desisyon ng mga management. Hindi maintindihan? Lahat naintindihan mo na? Bakit siya pinumot? Ha? Bakit siya pinumot? Ako hindi. Bakit siya nag-design? Ako hindi. Ano ba? Ba't siya na-operan? Hindi. Bakit in-outsource yung IT? Mga ganun. Pwede naman dito. So, may mga hindi maintindihan, pero long term pala nun, mas maganda pala yun. Again, maaaring maganda, maaaring hindi. So, yung mga nasa tao nasa taas natin, sila yung nagdi-decision. Ngayon, yung mga pinaka-matataas na talagang nagdi-decision sa buong universe, bakit kaya blue ang sky, but di pink? Yeah, wala ka na pakialam dun. Yun ang gusto ng Diyos eh. Ano pa? Bakit, ano, yung tanong kanina, may nakita lang ako, sa tanong ng tao, taga Yale, sabi niya sa speaker nila, ang tagal na nung ano, Bible eh, 1,000 taon na yun, ba't di pa lahat ligtas? Ganda rin yung tanong eh, no? Matagal lang pinag-aralan yan, ba't di pa ligtas ngayon? Oh, ano sagot doon? Kasi tumatanggi yung iba, katulad kanina, ilan yung tumanggi? Iba tumanggap, iba tumanggi. So, hindi mo pwedeng iligtas yun. Pipilitin mo, oy! Iligtas ka na. Wala siyang free will. Pag pinilit mo, okay. Lahat tayo, katoliko na. Di ba? Ginawa kay, ano, Magellan. Ginawa sa mga taga-summer late. O yun. Naging Kristiyano na sila. Pero hindi yun yung Christianity na. Totoo, okay? So, hindi mo maintindihan yan. Ngayon, medyo na pag-aralan natin ito eh, sa preaching, di ba? Tingnan mo yung perspective ng Diyos, bakit kaya niya ginagawa yun? Ay, advance ka agad. Alam mo yung ano eh. Alam mo na yung bigger plans. Bigger picture. Sabi nga. Move on tayo. It's a snare. E, basa po ready. Go. It's a snare to the man who is worried that vision is holy and after vows to make iniquity. Enquiry. Anong enquiry? Tatanong, sinusuri, aalamin mong bakit. Okay? Anong sabihin nun? Lalim to ah. Pag sinabing snare ulit, anong snare? Okay. So, ano yung holy? Banal, di ba? So, ito, makinig kayo nila, mga bata ah. Especially mga bata, okay. Ito kasi si Stephen, lumalaki na, kayo din, di ba? So, ano yung mga bagay na banal? Ano yung banal? Bible. Ano pa? Church. Ano pa? Wala na to. Gawain ng Panginoon. Salita ng Diyos. Mga, ano po? Word of God. Ano pa? May mga bagay na nasa kamay nyo, di ba? Kunwari na lang yung utos din ng Diyos. Okay? Yes, salita ng Diyos. Nakita mo sa... Eh, medyo naka-inter ka sa 80s. Sabi ng 80s. Mga loko-loko yan. Sabi nila. Uy, tignan mo. Anong niwala ka ba sa Bible? Kita mo. Sabi, abominable kumain ng ano, tahong. Mara, ganun. Hindi tatawaan lang ako. Nainiwala ka dyan. So, ikaw mo yan. Hindi mo alam yung sagot doon. Hindi mo alam yung dahilan. Bakit may ganun? Di ba? Babalik tayo sa kaninang ano. Verse 24. Hindi mo alam ngayon, pinanghimasukan mo ngayon. Ah, alam ko na. Hindi talaga totoo ang Bible. Di ba? Minsan ganun tayo. Banal na bagay, pinanghimasukan mo, pag sinabing devour, yung sinabing nilamon, or parang inano mo. Parang ganun, alam yung sinabing nilamon. Yung sabihin,
Hinain mo, ibig sabihin, kala mo, alam mo na, hindi pala. Diba? Alam mo na yan, masama yan, kasi sa aking sariling palagay at ang katalinuan ko, masama talaga ang Diyos. Ano ba yun? Mali ka doon. Kasi ang paliwanag lang doon, di naman yun abomination sa Diyos. Abomination sa kanila, sinasabi doon. Kaiba yun, okay? Dahil yung panahon nila, madumi talaga yun. Ano pa yung gusto kong sabihin sa mga young people? Okay? Kahit sa mga adult. Especially sa young people, di ba? Nagdadalaga kayo, nagbibinata kayo, di ba? Ano yung isa sa mga bagay na banal? Bukod daw sa race ng tao. Kunwari, pag nalait kayo kasi, negro ka, ganyan German ka, kaya loko-loko ka, mga ganon. Huwag mo papakilaman yun. Banal ang, ano, ang race. Alam nyo ba yun? Di pwedeng ano yun. Ethnicity. So, isa pa sa mga bagay na banal, yung ano, young people, ano yung dapat nating warning lagi? Yan. Pati sa lalaki. Minsan, babae lang inaano natin. Pero totoo yun, kasi mas dihadong babae. Okay? Pero kahit sa lalaki, huwag mong paglaruan yan. Okay? Yung sex. Okay? Sa mga mag-asawa lang yan. Okay? Kung napapansin nyo, ang ating pag-ano dyan is, meron tayong pagtangi dyan. So, hindi natin yan ginagawang laro. Kaya pag nandiyan ka sa mga kanto-kanto, yung tutut. Ginagawa na ng laro yan. Ikaw ngayon, matatawa ka ngayon. Ba't lagi yung puro yun ang pinag-uusapan nila? Kasi ganun yan, pag puro naging ano na sa'yo yan, commonplace na sa'yo yan, di ba? Pag naging commonplace yan, pag pinag-uusapan lagi yung kabastusan, nagiging ikaw, okay lang pala yun eh. Hindi, sa mag-asawa lang yun. Sa kanila lang binigay yun. Okay? Kasi sabi dito, tingnan nyo ngayon itong context ito. Ngayon, pag dinivow mo na yun, which is holy, whether it be word of God, kautusan niya, kaya yung magulang mo, ngayon, binura-mura mo na yung magulang mo, pareho lang tayong kumakain. Pareho lang tayong nagtatrabaho, kaya ganun. Tapos, alam mo, yung magulang, sinasabi sa mga, di ba, paulit-ulit, kailangan may pagtangi ka dyan, may respeto ka dyan. Binastos mo na. Anong mangyayari sa'yo? Ay, mali kaya yung ginawa ko? Ayun yun eh. Saka ka magtatanong ngayon, tama ba yung ginawa ko o mali? Okay? So, wala na. Maring may pag-asa pa, pero madalas ay hindi, may mga na-transgress ka na. Na minsan, hindi mo na may babalik. Okay? So, ganun yan. Sa Bible nga, sila, ano, pinapatay yun, di ba? Pag binastos yung magulang, pag kinurse mo. Ganun din sa, yun nga, sa mag-asawa. Okay? Huwag nyo lalaroin yan. Pag ganito na kayo, hindi, sige, alamin ko na. Wala na, alam mo na eh. Di ba? Kung nakilala ka ng racist, tapos sabi mo, ano nga pang ano nyo? Wala na, binastos muna kami. Okay? Racist. Okay, so yung mga bagay na banal, huwag nyong lalamunin or sabihin ito, yung pangihimasukan mo. Question, sige, question. Tatanong, what is racist? Pag racist, tinitingnan mo yung ibang race, yung mga klase, negro, mga Pilipino, mga ano kayo, mga Ilocano, mga barat kayo eh. Ang ganun. Nayayabangan, tapos tinitingnan na mababa kasi dahil lang sa kulay, sa kung saan ang galing. Yung mga Meksikano, walang kwenta yan. Mga ganun. Mga Briton, isang suntok lang ng Pilipino dyan, patay na yan. Nakachamba lang siya. Yun, eh. Yeah, totoo to, magandang ano to. Tandaan nyo yan. So, huwag nyo pangihimasukan pang di nyo pa alam. Kung alam mong yung iba, hindi, alam na, may takot silang galawin yung ganyang bagay, ikaw, huwag mong pangihimasukan. Okay? Question. Pakibasa po. Ready, go. A wise king scattered the wicked and bring the wheel over them. Ano yung sabihin ng scatter?
nakalat. Pero kung napansin niyo yung mga ibang ano natin, di ba, negative yun. Ibig sabihin, either yung sa mga Kings of Judah, di ba, pag in-excate sa ibig sabihin, tinalo, pinatay. O kaya, ayun nga, ginulo sila. Okay? Pag in-scatter ka. Or, ano, bring it the will over them. Ha? Over. Sinagasaan, di ba? Ibig sabihin lang niya, figurative yan, ayun nga, pag magloko-loko ka talaga, eh, makakatikim ka, especially sa ruler. Nang, ano mo, ano ka ba, pag nanakaw ka, may paglalagyan ka. Ngayon lang ibig sabihin, hindi masyadong ano to. Pero sabi dyan, wise king. Okay? Kaya dapat talaga, mayroon tayong mga wise ruler. Parang wickedness, matatakot sila at least. Hindi man sila totally mawala sa panahon natin, sa panahon ng mga anak-anak natin, di ba? Kung matalino itong ano, maganda yung Brunei daw, papatayin daw yung mga bakla sa kanila eh. Brunei ba yun? Brunei. Ah, Brunei. Brunei. Oh, patayin yung mga bakla sa kanila. This ano, year ata. So, kung ayaw mo doon, umalis ka na. Dapat ganun eh. Kasi ayaw natin yung mga ano natin, anak natin, mga apo natin, ma-influensya ng mga lokolong yan. Ano ba gawin natin? Bayaan mo na sila dyan. Hindi. Pag pinarusahan mo sila, no, sinasagasa. Figurative naman to. No? Kaya siguro sa kanila, totoo yun. Meron ba kayong alam na? No? Wala naman. No? Sinasagasaan. Matatakot sila, at least natago nila yung mali nila. Okay? At least, dapat ganun. Ipaglantad na lantad na yan. Ano mangyayari sa atin? Diba? Parang isa doon kanina, bakla eh. Diba? Yan, hindi ko pinapansin eh. Pero napansin nyo ba, parang nagpalalaki siya. Yung boses, diba? Yan, hindi ko pinapansin eh. Pero alam nila, masama yun eh. Alam nila eh. Biglang naging lalaki. Okay? Sige, ready, go. Ito, maganda to, malalim to. Ready, go. The Spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Sige, ano yan? Ba't magkaroon ng kandila dyan? So, ito na naman, yung lagi natin nabanggit, mayroong spiritong Diyos, may spirito ang tao. Okay? Sa unsaved, yan ay patay. Okay, kita naman ang lahat ng Diyos, di ba? Pero especially tayo ngayon, paano natin malalaman yung mga bagay na spiritual? Basa ka ng Bible, tama yun. Yun yung pinaka-practical nun. Pero ano sinasabi dito, di ba? So meron na tayong spirito na kung gusto mong makita, okay? Kung ano meron sa'yo, kunwari may mali ka, na maling-mali talaga. Dito ko nakita yung sa Diyos, sa preaching na salita ng Diyos, meron ako talagang may mali sa akin na kailangan mabago. Hindi ka tuturuan dyan sa ano ba yung mga programa nila? Sa TV, sa ano ba yung ano, sabi ko? Yung nag-speech din sila? YouTube? TED Talks, di ba? Hindi na may search yung ano yung kailangan i-correct sa'yo. Kahit yung mga, minsan yung mga kapwa mo, churchmate mo, kahit ka mag-anak mo yan, kahit nanay mo minsan, pag hindi ganun ka-spiritual yan, madalas ay hindi, yung preaching na salita ng Diyos, pag-ubusan na salita ng Diyos, doon may itindihan. Kaya lang siya sabi siya, ang importante ng mag-umaten ka. Kasi hindi lang minsan yung pastor naglilingkod sa'yo, pati yung mga ma-observe mo yung mga tao sa church. Maraming maiyano sa'yo na hindi mo matutunan kahit sa iba. Hindi, may magulang naman ako eh. Sabi niya sa akin, hindi nga eh. Diba? Sabi ko nga sa iyo dati, di ba? Dati, siyempre, pumunta kami sa church, pero di pa narating ko na yung ano, wala na akong matanong, wala na akong mahita eh. Kaya nagtatanong pa rin ako. Hindi, pinili ko yung church. O, matuto ako. Napakarami mas. Pero, again, yung spirito na to, yung spirito ng tao. Paano ka titingin kung ano yung may mali sa'yo, may tama sa'yo? Hindi, sasalita rin ng Diyos. Okay, yung spirit mo, tingnan yung spirit mo, yung kaluluwa mo, tsaka yung, yun na yun, kaluluwa mo. Okay, obviously yung body natin, biological yan, physical yan. So, ang dinidetermine ng spirit, siyempre yung mga bagay na spiritual. Okay,
Yung sabi lang candle dyan, yung sabihin, doon ka nakakita, di ba? Pag may candle, may ilaw. May searching all the inward parts of the belly. So, hindi ito yan, ha? Yung belly, yung sabihin lang ito, yung laman loob mo. Again, figure of speech yun. So, ano bang laman, ang ano ko? Anong klase ba ako? Kunwari, yung mga young people, mabuting bata talaga ako, hindi na masyado, talagang hindi-hindi, di ba? Malalaman mo yung salita ng Diyos. Pag nabipreach dito yung kailangan mong maintindihan at dapat mo talaga makinig. So again, yun nga, ako personally, ganun. So kaya, hindi naman yung paglago, hindi naman mabilisan lang yan eh. Taon yan talaga. Na naisip ko dati, to what extent magtitiwala ako sa pastor? Okay? Eh, tao lang din yan. Okay? So yun, sinasabi naman salita na Diyos. Kaya at least maganda ang Baptist. Pinactice kasi natin yung individual soul liberty. Kahit pa paano, naka-institute yan. Yung mga kailangan nating iwasan, na ginawa ng mga kulto, okay yan sa Baptist. Okay, so again, di pa rin perfect, pero still, lamang na lamang tayo. Ngayon, kahit andito ka na, yung mga bagay ka pa pwedeng gawin, piliin para sa sarili mo na, hindi makakabuti sa'yo. So, yun na sa'yo na rin yun. Hindi piliin mong logo. Pero yung lagi natin pinapaulit-ulit dito, sigurado yun. Walang sabla yun. Kung ano yung pinapaulit-ulit dito, lasa Bible pa, gawin mo yun at maiintindihan mo rin kung ano yung naiintindihan sa'yo ng Diyos pag tinitingnan ka niya. Ito, ang ganda mo outwardly pero spiritually. Parang may mga Facebook page na ganyan. Ah, may Facebook. Ang ganda mo sa ano, pero ang nakikita ko sa'yo, ganito ka. Parang ganun. Sabi nga nila, malusog ka sa katawan, tapos spiritually, para ka palang ano na, anong tawag doon? Malnourish. Malnourish ka na pala. Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka umaaten. Diba? Malnourish. Sino mong gusto mong malnourish dito? Pito, parang minsan, pinipilit. Parang ganyan, parang may spiritual ganyan, diba? Pinipilit ka umatid, umatid ka na. Kahit paano, nakarinig, di ba? Yun, ganun si Peter, nakakain. Pero pinilit. Pero maganda yung nagkukusa ka na, di ba? Nakakatawa yun, lalo sa magulang. Itong anak ko ito, wala kang problema. Anong ngayain mo dyan? Lamon. Ito spiritual ka, ganun, ganda nun, no? Kasi hindi lahat ng pastor, ganun kagaling. Minsan yung pastor, medyo nanghina rin. Hindi masyado nakapag-prepare ng magandang mensahe. At least, ano pa rin sinabi ng Word of God? Kain tayo. Atin ulit tayo. Ganon, mga bata, di ba? Yan. So, yan ang spirit of man na madalas nababanggit ang kahit sa Old Testament. Banggit na natin yan. Asample lang tayo ngayon. Anong uminit ah. Okay, babasa po. Ready, go. Mercy and truth preserve the king, and his throne is upholden by mercy. Okay, medyo lumayo siya, no? Pero yung sabihin niya, mercy and truth. Ano yung sabihin niya? Ano yung tinutukoy kaya dito? Madalas mo magkasama yan sa Bible, mercy and truth? Mercy and truth. Yun natin. Saan kailangan magkasama yan? Judgment. Sino sabi nun? Kasi pag ruler ka, hindi mo alam, parusa ba? O absuelto o medyo konti lang ng kaparusahan, di ba? Kahit tayo mga magulang, di ba? Ito, asal na ako dito, pero kinukonsider ko, baka ano eh, baka masyado na magulpe. Ayaw mo namang ano yung bata na magkaroon tampo sa'yo, ma-misunderstand ka, kahit pa kinokorek mo siya, medyo mahina itong isang anak mo, hindi medyo, di ba? Ganun tayo eh. So, tama eh, sa judgment naman, hindi mo naman gusto laging parusahan ng todo-todo yung, ayan, tama, ulit-ulit yan, no? Mercy and truth, sa Diyos, yan, no? All the paths of the Lord are mercy and truth, sabi niya, eh. Paulit-ulit yan. Kasi ang Diyos ang mag-uusga, ayaw naman yung todo yung parusa sa atin, mahal niya rin tayo. Diba, kahit sa Israel, pag tinignan mo yun, inubos sila, eh, sobra-sobra naman kasi sila, eh. Ilang beses din silang pinagbigyan. Kaya bandang uli, inubos talaga sila. Pero may natira, di ba? So yan, so mercy and truth, lagi yan sa hari. Kaya sabi dito, preserve the king, or actually pwede yung kingdom.
Okay? Habang may medyo matino pa yan, babasahin niyo sa Israel tsaka sa Juda, di ba? Nung medyo matino pa sila, sige lang. Yung sa Juda, yung pinakahuli ng matino, si Josiah, di ba? Kaya pinangako ng Diyos, sige. Pinangako ko yung destruction of Juda, pero hindi mo mararanasan yan. Ganun din si Hezekiah, na si Josiah. Pero after na nun, wala na. Sigurado na yun. Jehoiakim, and Zedekiah, ubos sila nun. So talagang, okay, it's time. Kasi wala na yung mercy, wala na rin yung katotohanan. Tandaan niyo yan, ha? Ang maganda naman sa Diyos kasi, kahit napansin ko, kahit na, mga, pag nag-usaluhin tayo, pag alam mo yung, inaalam mo yung mga buhay nila, di ba? So pag nalaman mo ito, pinarusahan to ng Diyos. Hindi mo sinasabi sa kanila, pero sa kwento lang nila, alam mo na eh. Pinarusahan to ng Diyos. Pero may awa pa rin ng Diyos, ba't hindi sila tuluyang ano? Pinatay, di ba? O kaya, pinahira pala ng konti, di ba? Kasi nakikita mo doon, ng Diyos, hindi niya yan eh. Hindi kanya ito todo, lagyan doon yung awa niya. So, ganun din sa mga kingdom, pag ikaw naman yung kesyo, ikaw na yung ano, oh, mara, si Brother James, biglang naging CEO ng ano, PLDT. Eh, merong isang ano lang, may isang tamad-tamad na empleyado, tulog-tulog, terminated ka. Pindi naman ito. Huwag naman ganun, di ba? And his throne is upholden by mercy. So, kung ikaw ay, kung alam niyo na yung story sa New Testament, yung forgiveness, di ba? Pinatawad siya, magpatawad ka rin. So, ganun tayo sa Diyos. Kung tayo may awa ng Diyos na kahit paano, meron pang Pilipinas, di ba? Maawa rin tayo doon sa iba. Okay, sige, tapusin na natin to. Ready, go! The glory of Yahweh is their strength, and the beauty of all men is the gray head. Okay, maganda ba yung ano, gray head? Anong gray? Oh, medyo puti. Kaso nagpapaitim na rin. So, anong sabihin ito? Sige nga. The glory, anong glory? Okay, ano nga yun? Sabihin. Ha? Anong glory ng young men? Pinagmamalaki. Ito yung aking mapagmamalaki. Ito yung kalakasan. Sino sabi nun? Tama, di ba? Kalakasan mo, ang pinaka-pinagmamalaki mo na meron ka, syempre, pagbata ka, malakas ka. Minsan na... Nakakaano yung mga ganyan eh. Mga office mate namin, bihira, pumasok ka kabe. Hindi ka umuwi, pasok ka ulit ngayon, buhay ka pa. Hindi ko kayaan. Ganyan sa amin. Bata kami. Bata kami, ganyan din kami. Nasaan ko yun, uuwi ako ng alas 4, mga 4.30, 5.30. Bago mag-lunch, napasok pa kami. Kailangan tapusin eh. Ang hirap naman ang buhay na gano'n. Pero pag bata ka, kaya mo yun. Diba? Yung mga sa amin, yung basketball yun ngayon, bukas, basketball ulit. Eh kung kami pagawin mo kay Brother Jameson, hindi papasok ng dalawang araw yun. Okay, ngayon, hindi natapos doon. Bakit kaya, ginawa tayo ng Diyos na malakas ng kabataan? Bakit tayo humihina? Diba kung okay naman to Lord, bakit di na lang tayo forever malakas? Diba? Mas magagamit mo kami. May tinuturo sa atin dito, no? Kaya yung mga matanda, wala nang kwenta to, matanda na, patay na natin. Yung mga ganun society, no? Ewan ba lang yun? Pero actually, hindi, no? Meron pa rin beauty. Bakit, ano yung maganda sa mga matatanda? Hindi sinabi dito, pero bagyan natin example para makumbinsi kayo. Ha? Knowledge, di ba? Sabi kasi ito, gray hair. Ibig sabihin lang nun, di magpakulay ako ng gray, tapos malakas ako. Hindi, obviously, yan. So, ibig sabihin ng gray hair, tumanda ka na. At marami kang knowledge. Marami ka ng naipong wisdom sa experience mo. Okay? Kaya huwag niyong babaliwalayin yung matanda. Alam, kapag nga, medyo matakot kayo dyan, huwag niyong babasta sa yung magulang niyo. May knowledge yan, hindi mo nalaman. Lalo na magulang mo kasi may alam sila sa'yo. Hindi lang sa buhay, sa'yo mismo.
So kung mapipreserve mo yung ano, na buhay yung magulang mo, mas better sa iyo ng anak. Yun ang totoo. Okay? Ito, medyo malalim. Pero natakil natin po sa Exodus, di ba? Ibasa, ready? Ano yan? Ready, go. The blueness of the wound cleanseth away evil. So loose eyes are more parts of the belly. Ano yan? Pansinin nyo, kanina yung belly, natukoy na naman. Talagang yung sabi lang yan, katawan. Hindi, actually, hindi nga ito. Spiritual yan, okay? Ano ngayon yung blueness? Kulay blue ba ang wound? Yes, di ba? Sino may wound dito? Aiden, sample ka dito. Hindi. So, pag yan ay namamaga, di ba? Nagkukulay yan, okay na? So, habang gumagaling yan, napansin nyo, ba't may blue? Ibig sabihin kasi may ginagamot mo yung sarili mo, di ba? Yung katawan mo. Kaya isa yan daw sa mga ibig sabihin ng pinag-aralan sa tabernacle. Bakit blue, purple, and scarlet? Laging yun, pati yan, pati priest garment, high priest. Parang katawan yun din. Parang katawan daw na yung blueness na yan ay sabi nila royalty daw yung purple. In a way, totoo yun. Pero pag tinignan mo, isa sa mga sinisimbolas ng blueness, purple, scarlet sa Bible, katulad nito sa Proverbs, yan ay, sabi dyan, nagpapalinis o nagpapagaling. Okay? So yung pala yung pag nag-blue-blue na yan, nagtatrabaho na yung katawan mo para atakihin yung mga germs. Okay? At dito, mapansin mo, ang galing na, ano kayo ginawa ng kulay blue? Ayun na yung nag-work na yung ano, katawan mo. Okay? Yan, kaya sabi dito, so do stripes in the inward parts of the belly. Ano sabihin nun? Pinalo ka, gumaling ka? Ano ba yun? Yan sinabi. So pag ikaw ito'y pinapalo, stripes, gumagaling yung inward parts of the belly mo. Tingnan mo ngayon sa 7 ngayon. Sino ngayon yan? 27. Diba? Spiritual yun. Spiritual yun. Ang gumagaling siya, pag pinalo ka, sumakit yung point mo, pero may natuto ka. Mali pala yun. Kaya ako pinalo. Papaloy ba ako? Gumawa ko ng mabuti. Hindi. So ngayon, yung mga bata, may natututunan kayo. Kaya disadvantage yung mga bata hindi pinapalo. Wala kayo. May mga lesson yan. Paulit-ulit sa Proverbs yun eh. Kailangan paluin tayo. Kayo pala. Okay? Ulitin ka. The blueness of the wound cleanseth away evil, and so do stripes the inward parts of the belly. Magpasalamat kayo, ha? Next time, mga bata. Okay? Kung napalo kayo, sabihin nyo. Ano sabihin nyo? Thank you. Thank you, nanay. Thank you, tatay. Ganun, ha? One more. Huwag na mawala. Salamat lang. Okay. Salamat, nanay. Ganun. Di galit ka. Eh, magalit din sa iyo. Hindi napalakas, eh. Dapat ganun lang, napalakas. Natindihan na? Mga bata? Tama ba yun? Yeah. Sabi sa Bible eh, unless may ibig ka, paano mo interpret yan ng iba? Yun nga. Yun yun. Ngayon, mga bata, tandaan nyo yan ha. Tatanungin ko yung magulang nyo. Napalo mo po siya. Ano sabi sa'yo? Ganun ha. Parang ganaan sila. Ano kasi nakakatamad kaya mamalo. Diba? Kaya minsan gusto mo, ano na lang eh. Bulyawa na lang eh. Kasi nakakapagod yung ahabuli mo pa eh. Pero patabaho na yan, mga magulang. Okay? Ano sabihin sa inyo pag pinalo kayo? Thank you. Thank you. Next, ready, go. The king's heart is the hand of the Lord, as a layer of water. Keep your hand in winter so ever. Okay, so napansin nyo yan, naulit na yan. Naulit na yan. So, yung specially kasi yung hari ay kung anong gawin ng hari, nakaka-apekto yun sa maraming tao. Okay? So, kaya ang Diyos, katulad ng ginawa niya kay Pharaoh, di ba? Inakailaman niya yung puso ni Pharaoh. Eh. Minsan, ganun.
Hindi yan Calvinist, ha? Medyo lang. Totoo naman yan, hindi lagi. Okay, pero may mga time talaga yung ganun. Okay, si sino ba yung gustong patayin ng Diyos? Yung si Neda Benabayo. Diyan na tayo sa quiz, ha? Sa... Neda Benabayo sa... Sa quiz, di ba? Ano nangyari kay Neda Benabayo? Pinatay ng Diyos. Sabi doon ay... And they will not turn for the Lord. Ano sabi doon? Kasi gusto na silang patayin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na sila nakapagbago. Kasi gusto na, sobrang loko-loko nila, gusto na silang patayin ng Diyos. So, wala na silang nagawa, hindi na sila nakapagbago. Okay? So, may mga, kasi nga loko-loko eh. Hindi lang loko-loko, talagang reprobate. Okay? So yan, kaya yung mga hari natin, huwag kayong masyado, kunwari, nagtatapat tayo kunwari dito, si Duterte, mukhang ano na, gagawin na yung gay rights, ha. Huwag kayong masyadong matakot, bahala ang Diyos doon. May isa, bumabalik tayo dyan, di ba? Napansin niyo ba yan? Kasi nga, nasa Diyos yan, pag yung tao, sabi ng Diyos, nakon, mga Baptist sa Pilipinas, mukhang nag-okay ngayon, ha. Sige, huwag na muna nating gay rights na yan. Nasa kamay ng Diyos yan. Okay? So, kinumpara sa river. Yung river ba, madaling i-turn? Hindi, di ba? Pero pag ginusto ng Diyos, pwede yan. Ako sa tinitingnan ko yung mapa nito, may mga ano dito na dapat diniretso na lang eh, para mag... May mga mapa, pag tinignan mo yung mapa ng ano, dito sa banda, dito sa Marikina, Banaba, dito sa... Pag tinignan mo yung river, pag ganyan, no? Bumabalik. So, sa halip na, eh, kung i-diretso mo na lang yun, pwede ganito, yan. Tapos, gumano, tapos gumano. Pwede mag-meet lang dito, diretso mo na lang. May mga ganun, eh. So, pag gusto ng Diyos, nagbabago yung, ano, ng river. Yung totoo, kahit gano'ng kalaki yan. Okay, kung kaya niyang i-turn yung river, eh, lalo na yung puso ng tao. Again, yung puso ng tao, hindi rin madalas. Hindi rin laging madalas yung i-turn. Pag gusto mo talaga. Pag ayaw mo eh. Pero pag gusto ng Diyos, pwede mangyari yun. So, ito ay pwede nating panghawakan sa mga bagay. For example, magulang mo, mahal mo sa buhay. Itong asawa ko, hindi na magbabago to. Wala kang tiwala sa Diyos. Panalangin mo lang, gawin mo yung dapat mong gawin. Diba, yung kaibigan ko. By member natin dito. Wala na pag-asa to. Hindi. Pag-asa yan. Sana. Okay, again, may reprobate. Wala na pag-asa yon. Pero maraming case. Kahit ito, makakarnal to, may pag-asa yan. Gawin mo yung dapat mong gawin. Huwag mo sisihin yung sarili mo pag talagang ayaw. Dahil di naman dapat. Okay? So, pero may pag-asa yan. Pwede yan mangyari. Last. They go. Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth. Okay, marami na rin verses na parang ganito, di ba? There's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. So, ganun na ganun din dito. Pero nadagdag lang dito, yung sa huli, sabi, the Lord pondereth the hearts. Ano yung ponder? Ponder. Ha? Kabog? Ponder? Ponder. Ponder ata yun. Ano yung ponder? Eh, nangyari? Sorry. Ponder? What are you pondering about? Alala. Iniisip, di ba? Tingnan ko nga. Mali ako eh. Hindi alam yan. Think deeply about. Oh, sabi sa inyo. Yan, so ganda nito, may preaching si Pastor Lito ganyan, lagi sinasabi, may time na lagi sinasabi, kilala mo ba yung sarili mo? Ilang linggo yun, sabi ko, ano yung nangyari, Pastor? Pero naintindihan ka rin bandang uli. Kasi minsan may iniisip ka, kala mo ganyan ka, hindi naman. Kala mo ganito ka, balik, kala mo spiritual ka, karnal ka pala. Kala mo ganito yung patutunguhan mo, hindi naman. Kaya sinasabi dito, sa palagay mo tama ka, pero ang Diyos ang alam niya kung tama ka o mali, kung gano'ng ka mali, kung gano'ng ka tama. Siyang nakakalam nun. So again, anong lesson dun?
Di, tingnan mo yung salita ng Diyos. Tingnan mo kung anong tingin sa'yo ng Diyos. Kung tama ba iniisip mo sa sarili mo. Kasi iniisip mo sa sarili mo, ikaw lang umiisip nun. Diba? Ngayon yung mga bata, palagi ko mabait ako eh, kanina, may yung unang ano na. Kala niya, sa langit daw siya. Di, tinanong ulit, alam kung mali siya eh. Nadala lang nung anong ano yun. Sa langit daw siya, di ba? Yung una. Si Rain. Pakaya ano pala, ha? Yung tinanong ko ulit, hindi, sigurado talaga. Isang 100% sigurado ka? Sa langit ka? Actually, hindi. 50-50. Layo yung tinanong, ha? 50-50 sa 100. Okay? So, yun nga. Kasi may tingin tayo sa sarili natin. Tingin lang, tingin mo lang yun. Pero ang Diyos ang nakakaalam talaga. Kasi pag sinabi ponder, niisip niya ng malalim yan. Alam niya yan. Alam niya yan. Okay? Kilala ka ba ng Diyos? Ilagay mo? Kilala mo ba sarili mo? Ikaw, Stephen, kilala mo sarili mo? Parang tangang tanong yun. Siyempre, kilala ko sarili ko, di ba? Pero hindi, hindi nga. May mga bagay sa'yo, kahit sarili mo, di mo alam. Kaya magtiwala ka sa Diyos, sabi ni David, ano sabi niya? Search my... Ano sabi niya? Search my... Search me. If there be any iniquity in me, di ba? Ang Diyos ang mag... Kaya nga, pag binabasa mo yung Bible, nakita mo yung character ni, kunwari, sino ba? Si David. Eh, pag tinignan mo si David, okay na okay to. Taon to. Bandang huli, nalaglag sa kasalanan. So, mapapatingin ka sa sarili mo. Siguro, ganito rin ako. Ganun yun. Sino pa? Yan, maraming bagay. Ay, maraming character sa Bible. Pag tinignan mo, makikita mo yung sarili mo sa kanila. Ah, kasi yung iba, mayabang sa isip, yung palamang kukul kaya. Hindi mo kilala sarili mo totally. Nakakilala sa'yo, ang Diyos. So, hayaan mong i-search ka ng Diyos, tapos tanongin mo siya, Lord, ano nakita mo sa akin? Ganon. Hindi totoo. Isang kahit sa ibang tao, sa palagay mo, okay ba ako? Pag nagsalita ng ibang tao, may mga makikita siyang hindi mo nakita sarili mo. Kaya maganda magtanong din minsan sa ibang tao. Pero especially sa Diyos. Okay? Lord, pakilala mo nga yung sarili ko sa akin. Parang labo, ah. Okay? Question. Wala na? Nantok na si, ano eh, si. Hindi. Ay, may isang question. Ano? Yun doon sa kanina, kay... Di ba, ano, yung kala mo sa future, parang mayabang pa rin. Kasi yung, ano, kasi, kung iniisip mo yung sarili mo, pwede mo, pwede mo, sige, ano muna? Organize mo yung utak mo. Okay. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Nabagyan sa Proverbs, Lord. We pray na ang dami namin natutunan, Panginoon. Ma-apply namin, search pa rin namin. Especially, mahalin ka namin, mahalin ang salita, ang gawain, Panginoon. Sa mga ligtas, Panginoon. Sa mga maayos yung lugar na yun, Panginoon. Alam din na lang nyo kami doon. Bigyan nyo kami favor doon. Mga naligtas kanina. Patuloy sila, Panginoon. Kanina may tumawag din sa pray na makarating sila. Anong kalooban sa kanila, Panginoon. Gamitin nyo lamang kami. Protectan nyo din po kami, Lord, sa another week, Panginoon. Ipong kilos din sa aming soul winning seminar, Panginoon. Na kaibigan na inaasahan na makasuporta rin po, Lord, sa mutual benefit namin, Panginoon, kung ma-accomplish ang goal namin, napaganda naman to make better soul winners, more soul winners, Panginoon. Kailangan malalati. In Jesus' name we pray.